Hindi mo akalain na fudgy bar ang ginamit natin sa paggawa ng leche flan na to. Yes, tama po ang narinig nyo dahil fudgy bar ang gagamitin natin sa paggawa ng recipe na to. Sa dami ng mga napapanood kong pumapalpak sa paggawa ng leche flan, alam nyo ba na isa din ako dun? Pero itong video na to ang kasagutan para iwas palpak na tayo sa paggawa ng leche flan. Super dali lang gawin at kahit yung mga ingredients na gagamitin ay alam kong kayang-kaya mo rin. So ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin dito? First, kakailanganin natin ng puting asukal. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng puting asukal sa isang lanera. Bale, 4 na lanera yung ginamit ko. 2 large size at 2 medium size. I-caramelize lang natin ito under low heat. Ganitong caramelize lang dapat. Huwag nyo na rin itong pakasunog para naman hindi pumait yung lasa nito. So ito na nga, gagamit tayo ng 5 pirasong fudgy bar. Ang flavor naman nito ay milk custard. Una muna natin itong tatanggalin sa packaging nito. At sunod naman natin itong ilalagay sa malinis na bowl. Pagkatapos naman natin itong balatan, sunod naman natin itong dudurugin. Gumamit lang din pala ako dito ng plastic na gloves para naman talagang malinis. Kung wala naman kayong plastic gloves, make sure na malinis yung mga kamay ninyo bago nyo hawakan at durugin tong mga fudgy bar. Mahirap na rin talaga kasing magkasakit ngayon at lalong-lalo na kung mga bata yung kakain. Kung may blender pala kayo sa bahay, pwedeng-pwede nyo yung gamitin. Dapat talaga kasi dito is durug na durug. After naman natin itong durugin, sunod naman tayong maglalagay ng 1 can of 370 ml 2-in-1 crema asada. Kung meron kayo ng isang brand, abay pwedeng-pwede rin naman yun. Gagamit din po tayo dito ng 2 pirasong large egg. At para naman mawala yung lansa ng itlog, maglalagay lang din tayo ng kunting vanilla. Siguro mga 1 teaspoon din yung ginamit ko. Maglalagay lang din tayo dito ng kunting asin to balance the taste. And last but not the least, maglalagay lang din tayo dito ng kunting yellow food color. Optional lang naman po yung paglalagay ng food color. Naglagay lang talaga ako para naman gumanda yung kulay nitong recipe na to. Sunod naman natin pala itong hahaluin hanggang sa wala na kayong mapansin na buong fudgy bar. Pagkatapos naman natin itong haluin, iset aside muna. At sa isang kaserola, maglalagay lang tayo ng 3 cups of water. At ito na ngayong gagamitin natin para iwas palpak tong gagawin nating fudgy bar flan. Gagamit tayo dito ng 1 sachet of 24 gram clear or unflavored gulaman. Ihalo lang natin ito sa nilagay nating tubig. At sunod naman natin itong hahaluin hanggang sa matunaw na yung gulaman. Pagka natunaw na nga yung gulaman, sunod naman natin itong ilalagay sa kalan. Antayin lang natin ito hanggang sa mag-start ng kumulo. At habang inaantay ngang mag-start kumulo, make sure na hinahalo natin ito at binabantayan. Pagka napansin nyo na nga nag-start na tong kumulo, sunod na rin natin ilalagay yung mixture nating fudgy bar. Nakalimutan ko palang sabihin na patayin nyo muna yung apoy once na mag-start ng kumulo at bago nyo ilagay yung mixture. At habang nilalagay natin yung mixture, tuloy-tuloy pa rin dapat sa paghahalo. Maglalagay din pala ulit tayo dito ng 1 can of 370 ml 2-in-1 crema asada. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa kumulo na. At pagka kumulo na nga, isalin agad natin ito sa may caramelized na lanera. Ito namang nagawa nating mixture ay tamang-tama lang sa 2 large at 2 medium na lanera. Pagkatapos naman natin itong isalin lahat, sunod naman natin itong papalamigin. At pagkatapos nga ng ilang minuto, ito na yung ating super easy and no steam fudgy bar flan. Grabe guys, sobrang sarap nito. Talaga namang melt in your mouth pag na-try nyo tong recipe na to.